Kumusta sa inyo mga ka-roller coasters? At ako ay magbibigay sa inyo ng isang bagong kaalaman sa araw na ito. Isa itong napakalaking pribilehiyo ng mga tao ang makapunta sa mga magagarang hotel. Pero ang tanong, kaya mo ba ang iyong budget sa ating topic ngayon na top 10 most expensive hotels in the world? At sabay-sabay nating alamin yan dito sa episode na magbibigay sa iyong kaalaman, ang Valentino. Pero bago muna yan, shoutout muna tayo kay Alex Valenzuela at Jeremy Gayon. Happy birthday nga pala sa'yo, Jerry! Ang video na ito ay base sa isang link na nabasa ko at nandito yan sa description sa baba. At magsisimula na nga tayo sa number 10, ang Burj Al Arab na matatagpuan sa Dubai. Itinayo ito noong December 1999 na may architectural height na 321 meters at ito ay ang 7th tallest hotel in the world. Kilala ito sa buong mundo bilang nag-iisang 7-star hotel. Kung makikita ninyo sa labas, ang structure nito ay parang isang bangka at ang floor sa building na ito ay mayroong 56 kasama rito ang tatlong floors na nasa ibaba. Kung makikita nyo sa video na ito ay inspired sa mga hari at reyna noong ancient Egypt or Arabic. At hindi pa nagtatapos dyan, meron pang helipad doon sa 210 meters above ground ng building na ito. At ito ay binisita na rin ng mga ilang kilalang celebrities like Roger Federer. Kung gusto nyo pumunta sa Burj Al Arab ay maghanda na kayo ng $28,000 o di kaya'y 1.4 million pesos. Sa isang araw lang yan mga ka-roller coasters. Next destination naman tayo sa number 9. Ito ay ang The Plaza Hotel na matatagpuan sa Midtown Manhattan sa New York City. Itinayo ito noong 1907 at ang naging architect nito ay si Henry Hardenberg. Ito ay may 20-story na building at merong sukat na height na 76 meters. Sa building na ito, inspired ang 19th and 20th century building. Dahil kita nyo naman sa mga gamit na nakikita nyo sa video na ito ay pang 19th and 20th century talaga. By the way, kung gusto nyo makapunta sa The Plaza Hotel, ito ay nakakahalaga lang siya ng $40,000 or 2 million pesos mga ka-roller coasters sa isang araw lang. Trivia muna tayo. Sinuting sa ilang parts ng Home Alone 2 noong 1992 ang The Plaza Hotel na kung saan naligaw si Kevin sa New York na dapat sana papunta ng Paris kasama ang pamilya niya. At para sulitin ang kanyang experience ay pumunta na agad sa The Plaza Hotel na napanood lang niya sa TV. Next destination naman tayo sa number 8. Ito ay ang Hilltop Villa o Hilltop Estate Resort. Ito ay matatagpuan sa Laukala Island sa Fiji. Ang hotel na ito ay para sa iyo kung gusto mo ng malaprobinsya na resort. Ang resort na ito ay naitayo noong 2013 na pagmamayari ng Red Bull owner na si Dietrich Mateschitz. Dahil nga ang bansang ito ay hindi pa accessible sa lahat ng bansa, para sa mga turista ay kailangan mo munang mag-sign in sa isang application or sa website. Kung gusto mong umistay ng one night ay nakakahalaga lang ng $45,000 or 2.25 million pesos. At kung gusto mong magstay ng 4 nights ay meron namang $55,000 or 2.75 million pesos. So isipin nyo, mahal ang reservation fee pero sulit naman ang staycation yun sa Fiji. Dahil tanaw nyo na ang mga magagandang tanawin sa Fiji at maging sa Pacific Ocean. Next destination tayo sa number 7. Ito ay ang Mura Kasut na matatagpuan sa Rangali Island sa Maldives. Ito ay popular sa buong mundo dahil meron itong underwater suit para sa real-time viewing nito. Ito ay patok sa mga gustong mag-honeymoon o di kaya gustong magkaroon ng stress-free na lugar. Ang hotel na ito ay tinawag na rin dalawang beses bilang best hotel in the world.
kung gusto mong makapunta sa Moracasut ay kailangan mong magbayad ng $50,000 o di kaya'y 2.5 milyon pesos sa isang gabi, mga ka-roller coasters. Next stop sa number 6, ito ay ang Hotel Martinez na matatagpuan sa Cannes, France. Ito na yung ito noong 1929 at ang pangalang Martinez ay hinango sa pangalan ng owner na si Emmanuel Michel Martinez. Makikita natin sa video na ito na simplistic pero premium na ang pagkakagawa nito. Kung gusto mong makapunta sa Hotel Martinez sa France ay kailangan mong mag-reserve ng $53,000 o di kaya'y 2.65 million pesos sa isang araw lang yan, mga ka-roller coasters. Well, balik tayo sa New York, dito sa number 5. Ito ay ang Four Seasons Hotel na matatagpuan sa downtown New York City. Itinayo ito noong 2016 at ang naging architect nito ay si Robert Stern. Well, ang hotel na ito ay may kakayahan na makita ng panoramic view ng buong New York City. At masasabi kong talagang pangmayaman ang talagang kalidad nito. Kasama rito ang 75 feet heated indoor pool at iba pang mga accommodations nito. Kung gusto mong makapunta ng Four Seasons Hotel sa New York, ay kailangan mong magbayad ng $60,000 o di kaya'y 3 million pesos sa isang gabi lang yan, mga ka-roller coasters. Next up ulit sa Manhattan, New York City sa number 4, ito ay ang The Mark Hotel. Sa ganda ng hotel na ito ay mapapamahal ka talaga ng $75,000 o di kaya'y 3.75 million pesos sa isang gabi, mga ka-roller coasters. Naitayo na ito noong 1927 pero ito'y na-renovate noong 2008. Although 16 story lang ang meron sa hotel na to, eh malahalimaw naman ang dating nito pagpasok mo pa lang. Dahil makikita mo na malamansyon na ang mga suit nito. At hindi pa sila nakontento doon, meron pa silang own skating park na libre. At hindi siya basta-basta ice ang meron dito dahil synthetic ice ang ginawa rito sa rink na ito. And there's more, meron pa silang sailing boat na pwede mong iarkila ng $5,000. Hiwalay pa yan sa expense na $75,000 yan, kaya $80,000 in total yun. Next stop naman tayo sa number 3. Ito ay ang Hotel President Wilson na matatagpuan sa Geneva, Switzerland. Ito ay itinayo noong taong 1962. Title pa lang eh, pangmalupitan na. Dahil dito rin nagstay ang mga kilalang personalidad gaya ni na Michael Jackson, Michael Douglas, Rihanna, Bill Gates at Bill Clinton. Kung gusto mo magstay rito ay kailangan mong mag-reserve ng $80,000 or 4 million pesos, mga ka-roller coasters, sa isang gabi lang. Well, ang laman ng hotel na ito ay talagang secured na secured ka dahil meron ditong bulletproof, fireproof, waterproof at iba pa. Sa madaling sabi ay feeling secured ka, hindi gaya ng mahal mo. Ingatan mo siya. Next stop sa number 2, ito ay ang The Palms Hotel na matatagpuan sa Las Vegas. Itinayo ito noong 2001 at simula noon ito ay naging tahanan at nagstay rin ang mga ilan sa mga Hollywood celebrities at personalities. Dahil ang hotel na ito ay hindi isang simpleng hotel lang, kundi parang all-in-one lifestyle na. Lahat ng mga gusto mong hanapin ay nandyan na. Meron na silang bilihan ng pagkain, meron na silang gaming, meron na silang casino, meron na silang recording studio, at meron pa silang concert. O, isipin nyo yun, mga ka-roller coasters. Kaya kapag nakapunta ka na sa hotel na yan, feeling mo parang celebrity ka na rin, mga ka-roller coasters. At ang presyo niyan, kung gusto mo makapunta niyan, ay nasa $100,000 o di kaya'y 5 million pesos, mga ka-roller coasters, sa isang gabi lang. At ito na nga ang inihintay natin, ang number 1. At ito ay ang Lover's Deep Luxury Submarine na matatagpuan sa St. Lucia sa Caribbean. Ito ay nagkakahalaga ng $150,000 o di kaya'y 7.5 million pesos, mga ka-roller coasters. So ganun talaga kalaki. At bakit? Dahil syempre kayo ay mag-i-stay sa submarine, hindi na sa hotel.
Yes, ito ay napakamahal niyan. Pero ito ay magiging one of a kind experience niyan dahil ngayon mo lang masasaksihan ang live na experience at makikita nyo pa in personal ang mga paborito nyong mga isda. Kumbaga, ang mga ganito is once in a lifetime experience nyo niyang maranasan. At hanggang dito nagtatapos sa isang episode na magbibigay sa iyong kalaman, ang Valentino. At kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag mong kalimutang i-like, comment, share at subscribe sa aking bahay. At hanggang sa muli, paalam!